Welcome sa ating channel, mga kaibigan. Lahat tayo ay nangangarap na balang araw ay guminhawa ang pamumuhay at masiguro ang magandang kinabukasan ng ating pamilya. Marami ang umaasa sa swerte sa pagtaya sa loto o sweepstakes habang nagtatrabaho, samantalang ang iba naman ay nagtatayo ng sariling negosyo. Gusto mo bang magnegosyo pero di mo alam kung saan mag-uumpisa? Marahil tinatanong mo kung magkano ba ang gagastusin para magkaroon ng sariling negosyo? Panoorin mo ito at baka narito ang mga kasagutang hinahanap mo. At pakipindot na din ang subscribe button with bell icon para ma-notify ka sa mga susunod nating video na ilalabas. Tara, simulan natin! Maraming naniniwala na higit na maiging magkaroon ng sariling negosyo dahil you can be your own boss, ika nga. Ito pa ang ilan sa madalas na sabihing bentahe at benepisyo ng pagnenegosyo. Sarili mo ang oras mo, wala kang amo, hindi nakapako ang taas ng kita mo sa isang sweldo at marami pang iba. Paano magsimula ng negosyo? Ang unang-unang tanong na dapat mong sagutin ay ito. Ano ba ang kaya kong inegosyo at hilig ko ba ito? Higit na mabuti na pasukin mo ang negosyo na naiintindihan mo. Mas mainam din lalo na kung hilig mo ang linya ng negosyong ito. Nang sa gayon, hindi ka naiinip o nahihirapan at salip ay aliw ang dulot sa'yo ng iyong pagpapagal. Halimbawa, kung masarap kang magluto at masaya ka, makitang busog at nasasarapan ang mga tao sa pagkaing hinain mo, marahil bagay sa'yo ang negosyong kainan o negosyo. Kung mahilig ka namang magbunting-ting ng computer, marahil bagay sa'yo ang magtayo ng isang computer repair shop. Mahalaga rin tanungin, may pangangailangan ba sa aking produkto o serbisyo sa lugar na gusto kong paglagyan ng aking negosyo? Halimbawa, mabenta bang magtinda ng makakapal na jacket at iba pang damit, panlamig sa panahon ng tag-araw? Tama bang magbenta ng mamahaling alahas at mga kagamitan sa isang lugar na hindi naman kataasan ang antas ng ekonomiya at mababa ang purchasing power ng mga tao? Maiging alamin kung anong mga bagay at serbisyo ang hinahanap ng mga mamimili o parokyano sa isang lugar at doon magtuon ng atensyon. Importante rin na matutong gumawa ng business plan kung saan nakapaloob ang impormasyon ukol sa produkto o serbisyong nais mong inegosyo, mga goals at targets sa negosyo, detalyeng pampinansyal, ang mga pangangailangan sa negosyo gaya ng materyales, kagamitan at iba pa. Ang iyong target markets, puhunan at presyo ng iyong paninda o serbisyong inaalok, ang estima mo ukol sa return on investment o balik puhunan, lokasyon ng negosyo at marami pang iba. Marami sa atin na may pangarap na yumaman o di kaya naman maginhawang pamumuhay. Sa hirap ng buhay ngayon, lahat tayo may kagustuhang guminhawa ang buhay o yumaman. May mga paraan upang magguminhawa ang buhay. Maaari mong simulan ang iyong negosyo sa maliit lamang na puhunan. Kung ikaw ay kabilang sa napakaraming Pilipino na naghahangad ng magkaroon ng maliit na negosyo, kailangan mong malaman at matutunan ang mga tamang hakbang at desisyong kaugnay nito. Narito ang ilang kaalaman na magsisilbing gabay mo sa pagtatayo at pamamalakad ng iyong negosyo. Pumili ng tamang negosyo. Ang pagnenegosyo ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang gusto mong gawin o iyong passion. Mas mainam na isaalang-alang ang pangangailangan ng iyong mga target customer o yung mga taong gusto mong bentahan ng iyong produkto o serbisyo. Suriin kung ano ang papatok sa uri ng produkto sa lugar kung saan mo balak magnegosyo. Kung ikaw ay nagbabalak na magnegosyo online, pumili ng tamang website o social media kung saan maaaring ibenta ang iyong kalakal. Kilalanin at suriin ding mabuti ang iyong mga card transaction upang hindi maloko ng mga kawatan. Magsimula sa maliit.
Kung ikaw ay wala pang karanasan sa pagnenegosyo at nais mong sumubok, mas mainam na magsimula muna sa isang maliit na pwesto o puhunan. Dito ay mapag-aaralan at masusubaybayan mo ang bawat aspeto at detalye ng negosyo, hanggang sa maging handa ka ng palakihin ito o magdagdag ng pwesto. Ika nga ng marami, mas mabuting magsimula sa maliit at lumaki kaysa maghangad agad ng malaki pagkatapos ay malulugi lamang dahil sa hindi maayos na pamamalakad. Siguruhin ang kalidad ng produkto o serbisyo. Ang kaligtasan at kasiyahan ng mga mamimili ang dapat mong maging prioridad. Siguraduhin dekalidad ang iyong produkto o serbisyo upang masiyahan ang mga tatangkilik o gagamit ito. Laging tandaan, ang customer satisfaction ang isa sa mga susi sa tagumpay ng iyong negosyo. Unahin ang mamimili bago ang sarili. Ang iyong mga suki ang siyang bubuhay sa iyong negosyo, kaya nararapat lamang na matanggap nila ang pinaka magandang produkto o serbisyo na kaya mong ibigay. Kunin mo ang pulso ng parokyano, alamin mo kung ano ang gusto nila at hingiin mo ang kanilang opinyon tungkol sa iyong produkto o pakikitungo. Laging tandaan na kapag napasaya mo ang iyong mga kliyente ay sila na mismo ang magre-rekomenda ng iyong negosyo sa kanilang mga kapamilya, kaibigan, katrabaho at kakilala. Ito ay nangangahulugan ng tuloy-tuloy na daloy ng kita para sa iyo. Ang pagnenegosyo ay isang malaking hamon. Ngunit hindi ito dahilan para ikaw ay matakot na sumubok. Maraming matagumpay na negosyo ang nagsimula sa isang maliit na ideyang katulad ng sayo. Kaya't bukod sa kapital, ang iyong tapang, determinasyon at maingat na pagdedesisyon, ang puhunan ay sa iyong negosyo. Narito pa ang 7 hakbang upang magsimula sa maliit na negosyo. Number 1, alamin kung gaano kalaki ang iyong puhunan sa negosyo upang magkaroon ng idea sa iyong pwedeng maging ROI o Return of Investment. Number 2, maghanap ng posibleng negosyo na iswak ang iyong puhunan tulad ng mga homemade na ready-to-eat foods. Hindi kailangan ng malaking halaga dito. Pwede rin ang pagtatayo ng online shop. Patok ang mga negosyong ito dahil mabenta sa mga estudyante o sa mga nagtatrabahong wala ng oras lumabas. Number 3, humanap ng maganda at strategic na lugar sapagkat mas mainam kung malapit sa paaralan o mga opisina o kahit sa ang lugar na madaming tao. Sa online naman, mahalagang responsive ka sa mga nagtatanong sa iyong online accounts. Number 4, hanggat maaari, paikutin ang puhunan o benta. Huwag gamitin ang kinita sa mga bagay na di naman nakakatagdag sa iyong puhunan. Number 5, huwag hayaan na maubusan ka ng ibebenta para maging consistent sa mga suki mo. Number 6, tandaan mo na kasama sa layunin ng pagbukas mo ng negosyo ay ang palaguin ang iyong mga mamimili. Siguraduhin may maayos na lalagyan o malinis ang kapaligiran sa iyong pwesto upang maiwasan ang reklamo ng mga mamimili. Sa online naman ay siguraduhin maayos at may padala ang tamang order sa customer. Number 7, upang lumago ang iyong negosyo, unti-unti mong damihan ang iyong paninda. Pumili ka ng ibang mga pwede mo pang itinda nang sa gayon ay lumaki ang iyong negosyo. Higit sa lahat, maging tapat at huwag maging gahaman sa iyong negosyo. Mas pahalagaan ka ng iyong mga suki kung ikaw ay tapat sa kanila at hindi pang sariling interes lamang ang iyong habol. Maraming salamat kaibigan sa iyong pakikinig. Sana ay may natutunan ka sa ating itinalakay at sana mai-apply mo sa iyong sarili. Para sa iba pang paraan at payo, may mga video kami na pwedeng ibahagi sa iyo at kung wala pa, ay pwede kang mag-suggest ng mga pwede nating itapik sa ating channel. Huwag mo din kalimutang pindutin ang subscribe button with bell icon para updated ka lagi sa mga susunod nating video na ilalabas. Hanggang sa muli, paalam!